So, wag ang ating ulamang. Huwag po yung magparaisip pa. Saan dapat na ito? Ano po, hanahantari pa Casey kung saan siya dinala nung gabing magdamag dahil sabi niya wala siyang tulong. Nanay, may tatanong po ako sa inyo. Kasi ano nang sabi po ninyong sa akin kanina, nagtawag po ba kayo nang may nag-aaligid po na tao dito sa ano po ninyo, bahay ninyo? Oo. Kasi meron nga diyan akong nakuha ang kinilas. Kilala ko ang kinilas na yun. Kung sino. Alam ko na merong tao na gustong makipag-ugnayan dito sa amin. Pero hindi na ako papayag. Magpilit siya. Ito talaga ang kailangan sa masalbahay. Ano po yung nanay na may asawa po o wala? May asawa? Yeah. Jeff, ano po yung ginawa ninyo? Pinaiwas niyo po si Casey? Kinadinahan na namin. Kaya sinuro sa akin kanina yung kadena po na nilagay nila dito sa may pinto. So, sinira nila yung ano kasi. Dito daw po dumaan yung ano, yung pumasok dito sa bahay. Sa bigla po akong tinawagan. Kaya yun na po dito pinutasan na para maitandado po nila yung bahay. Kasi pag wala po si lolo at lola ni Casey, yan, may pumasok daw po ditong... Pero nagtataka po ako nun nanay, nung una ko pong pagpunta dito nung... Yung sabi po ninyo, ano, puntahan ko at naglalakad papuntang Santa Elena. Parang hindi po nakainom ng gamot. Ay, hindi siya nakainom kasi hindi siya uminom. Huwag nang uminom at wala naman sakit. O ayan, sa mo, binigay niya sa akin. Okay? Sino po nagsabi, hindi nanginom? Sabi ni Casey, yung ano? Yung kasama niya? Oo, sinabi rin Casey sa akin. Yung kasama ng gabing yun, nung wala. Tapos ano pong oras, ano, binalik? Ang alauna ng hapon sila umalis dito. Alas 8 ng umaga. Hindi po niyo hinanap, saan po ay natulog nun? Hindi ko nga alam kasi nasa panganiban ako. Pwede niyo po nanay sanang kasuhan niyo na kidnapping. Unang-una po, si Casey po ay ano, may problema po baga sa pag-iisip. Yung pag-pick up pa lamang dyan, meron na nakakita ng... Nagreklamo po sa barangay. Pinalakad pa ng kaunting lakad bago doon pinick up. Na ano po ninyo na, hindi nyo nabantayan ng ano si Casey, nakaalis agad. Biglaan eh, talagang mabilisan. Magbibihis lang ako ng damit kasi nang magpaalam siya, nag-usap kami, hindi ko na pinayagan. Bumaba lang ako para magbihis, para samahan siya. Wala na talaga, ang bilis. Paano niyo po nalaman? Nag-menace at panganibang kami. Nag-message si Jessa na nagpapaulan daw si Casey. Naglalakad, tulala, nagpapaulan. Yun ang sinabi sa akin. Si Antyan pa, kaya naka-screenshot dun sa tindahan na naroon din si Jessa. At nung ihatid dito ni Jessa, nandyan palang ini-forward na rin sa akin na inihatid dito bago palang kayo dumating ihatid dito. Ang ngayon, ano po lamang. Huwag po yung magparaisip pa. Saan dapat na ikaw? Ano po, hanahantari pa Casey kung saan siya dinala nung gabing magdamag siya dahil sabi niya wala siyang tulong. Ano pong dahilan, bakit po pala ninyo hindi pinapa-cellphone tapos laptop si Casey? Ay kung mag-resa naman at ma-pick up yan at dalhin niya kung makakapaghabol pa ako, ay iyan na lang ang aking ano, yan ang hindi, kaya hindi namin na hindi siya bigyan ng cellphone.